Mapsitayo po ang lahat. Viva po ang Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Kinausap ng Panginoon si Jeremias at ito ang sinabi, isulat mong lahat ang sinabi ko sa iyo. Ito ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan. Wala nang lunas ang iyong sakit. Mabigat ang pinsalang dinanas mo. Walang kagamutan sa iyong sugat. Wala nang pag-asang gumaling pa. Nilimot ka na ng lahat mong kaibigan. Wala na silang malasakit sa iyo. Ika'y hinampas ko gaya ng pagsalakay ng isang kaaway. Buong lupit kitang pinarusahan, sapagkat matindi ang iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan. Huwag ka nang dumaing dahil sa iyong sakit. Wala nang lunas ang sugat mo. Ginawa ko ito sa iyo sapagkat napakalaki ng iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan. Sinabi pa rin ng Panginoon, muli kong ibabangon ang lipi ni Jacob. Pagpapalain ko ang bawat angkan niya. Bawat lunsod na winasak ay muling itatayo at ititindig ang bawat gusali. Ang mga tao rooy aawit ng pagpupuri at magkakaingay sa tuwa. Sila'y aking pararamihin. Pararangalan ko sila at wala nang hahamak sa kanila. Ibabalik ko ang kanilang kapangyarihan at sila'y magiging matatag sa harapan ko. Parurusahan ko ang lahat ng mang-aapi sa kanila. Lilitaw ang isang pangulo na mula rin sa kanila. Aanyayahan ko siya, kaya't siya'y na may lalapit sa akin, sapagkat walang mangangahas na kusang lumapit sa akin. Kaya nga sila'y magiging aking bayan at ako ang magiging kanilang Diyos.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, mahayag kapag Siyon ay natatag. Panginooy, mahahayag kapag Siyon ay natatag. Ang lahat ng bansa sa puon ay takot, maging mga hari sa buong sansinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin. Di mo tatanggihan ang kanilang daing. Panginooy, mahahayag kapag Siyon ay natatag. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahi, di pa dumaratal. Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan mula sa itaas luklukan mong banal. Ang lahat sa lupay iyong minamasdan, iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Panginooy, mahahayag kapag Siyon ay natatag. At ang mga anak ng iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob. Magiging matatag ang kanilang angkan. Sa pag-iingat mo, sila ay tatagal. Ano pat ang iyong ngalay mahayag sa Siyon o Poon, ika'y ibabansag. Pag ang mga bansa ay nagsama-sama sa banal na lunsod upang magsisamba. Panginooy, mahahayag kapag Siyon ay natatag. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Puro anak na butihin ng Diyos Amang masintahin. Ika'y hari ng Israel. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasulungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot
at nagsimulang lumubog. Sagipin ninyo ako, Panginoon, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Napakaliit ng iyong pananalig, sabi niya kay Pedro. Bakit ka nag-alinlangan? Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay na kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Tumawid sila ng lawa at dumaong sa Genezaret. Nakilala si Jesus sa mga taga roon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus. Kaya't dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit. Iniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga may sakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuotan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Marami po tayong aral na makukuha sa kwento sa atin pong ebanghelyo ngayon. Kung atin pong babalikan, ang mga alagad na pinili ni Jesus, sila po ay karamihan sa kanila. No, yung 12, karamihan po dito ay mangingisda. So kung mangingisda ka, parang sabihin na natin, mga professionals na, mga matagal nang nangingisda. Siguro mula pagkabata, alam na nila yung pangingisda dahil ito yung trabaho o gawain ng kanilang mga magulang na natutunan din nila. So mga mangingisda, magagaling na mangingisda. Pero dito po, na parang nakalimutan na nila o hindi nila napansin na nang sila po ay pumalaot, inahampas-ampas sila ng alon sa lakas ng hangin. Ang sabi po dito, dahil pasalungat sila sa hangin. Yung, di ba, kung yung mga mangingisda, mga naglalayag, no, marami tayong nanonood online, mga seaman, hindi mo pwedeng kalabanin ng kalikasan. Hindi mo po pwedeng salubungin, no, sa mga barko, sa mga mga bangka. Kailangan parang minamaneuver kung saan yung mas ligtas. So, di ba, pwedeng tingnan natin yung mga hampas ng alon sa buhay natin, mga problema na kinakaharap natin, na kaya tayo nagkakaproblema dahil makamali tayo ng diskarte sa buhay. Yung pagsalubong, no, sa laot nito mga alagad na siya rin namang pinapaalala sa atin na mahirap kung pasalungat ang buhay natin. Kung pag-uusapan natin ang galaw ng kalikasan, madali tayong magdamdam sa Diyos. No? Madali natin isisi sa Diyos ang lahat ng mga nangyayari sa atin. Eh kung, di ba, kung inisip sana ng mga alagad, yung kanilang husay sa pangingisda, yung kanilang kaalaman sa tubig, hindi sana nila mararanasan nito na halos itaob na ang kanilang bangka. Ganon din naman sa atin ngayon. Sino ba nagsabi na magtayo tayo ng bahay sa tabi ng dagat? Sino ba nagsabi sa atin na magtayo tayo, sirain natin ng kabundukan at magtayo tayo ng mga buildings? Na alam naman natin na parte na ng kalikasan, lilindol, babagyo. Sino nagsabing kalbuhin ang mga kabundukan? Kaya ang lakas na, no? Lagi tayo nagsasabing climate change, climate change. Yung climate nagbabago. Yung ugali ng tao hindi nagbabago.
Kung nagbabago man, patungo sa kasakiman ng pagbabago. Sa kabutihan ng Diyos, laging nandiyan siya to the rescue. Ang kailangan lang natin, manalig muli, magtiwala uli sa Panginoon. Dahil kung halos sa tingin mo, lubog ka na, kaya ka pa rin ibangon ng Diyos. Kayang-kaya tayong iahon ng Diyos. Lakihan lang natin ang ating pananalig sa Kanya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo sa Diyos bilang tapat niyang bayan na laging nakatingin kay Kristo, kung paanong pinalakas niya ang pananampalataya ni San Pedro. Alam natin na ganoon din siya sa atin. Iaabot niya ang kanyang kamay upang palakasin at itindig tayong muli. Ang ating pong itutugon, Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang simbahan ng Diyos naway magabayan ng kapangyarihan ng presensya ng Panginoon sa gitna ng mga krisis at daluyong na kanyang nararanasan, manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga bansang pinaghihiwalay ng mga digmaan at pag-aalitan naway magkaroon ng katarungan at kapayapaan, manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga lagalag, walang patutunguhan at waring nagpapadala na lamang sa agos ng mga unos ng buhay, naway makatagpo sa simbahan ng tahanan ng kapayapaan, manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga may sakit naway makatagpo ng kasiyahan sa mapagpagaling na awa ni Kristo, manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga tapat na yumao naway matagpuan ang kanilang kapahingahan sa presensya ng Diyos, manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngala ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, alakatinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyosan ng kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, minasalamatan kaniya, binaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo ang pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon. Upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kapaman isilang inibig na kita, bawat sandali ng iyong buhay kinagabayan kita. Alam ko ang iyong kalungkutan, ako may nasasaktan. Maging ang iyong kaligayahan, nako ang may dahilan. Di ba dinidinig kita, karamay sa iyong pag-isa, sa iyong paghihirap at pagdurusa, ako ang iyong pag-asa. Alam ko ang iyong kapigatingan, kailan may di ka iiwan, hindi
hindi ka mag-iisa. Ngunit bakit nangangamba? Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot? Kung noon pa may iniibig na kayo, magtiwala ka, hindi kita pababayaan. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mapinagkakaita ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dilulwalhati ka namin. Magsiupo muna ang lahat at maki